ka dyan. Magandang umaga. Ang gagawin po natin is magluluto po tayo ng putong bigas. Ang pipiliin po nating bigas is yung ano, bumili po ako ng isang kilong bigas, yung mumurahin lang at maalsa. Para po maganda po siya, ano, bumuka yung puto natin pag niluluto na. Ang gagawin po natin ay lilinisan po natin siya, huhugasan ng mga tatlong beses o dalawang beses. Para po matanggal po kung ano man yung mga maduduming nakakapit sa bigas. Huhugasan lang po siya ng dalawang beses or tatlong beses. Depende po sa inyo. Tapos maglalagay po tayo ng tubig na mas mataas yung tubig kaysa bigas. Ibabad po natin ito siyang maghapon at magdamag. Para po kinabukasan ay igigiling natin sa palengke, or kung di man po tayo pupunta sa palengke, pwede naman po siya sa bahay at gagamit lang po tayo ng mga kagamitan. Itatabi lang po natin ito maghapon at magdamag para kinabukasan madali po siyang i-blender or igiling. Ito, sa amin po, hindi na po kami pupunta sa palengke kasi nga po, ang layo. Dito sa tabi namin, wala pong ano, gilingan ng bigas. Kaya ginagamit namin is blender po. Para po, ano, pansarili lang naman, di naman siya ibebenta. Kaya okay lang po blender na gamitin. Para po, kaya natin binabad para madali po siyang i-blender. Kasi kung maghapon lang po, or ngayon na igigiling, matagal po siyang igiling. Kaya po, ganon. Kailangan natin ibabad siya. Hindi naman po natin minamadali yung paggawa ng puto. Pansarili lang. At kailangan po natin ng steamer para dyan po siya iluluto. Lalagyan lang naman yan ng tubig. 2 layer po yan siya. Nasa sa inyo po yung kung isang layer lang yung gagamitin. Pero mas maganda po 2 layer para mabilis matapos yung gagawin mo at saka hindi masayang yung gas na gagamitin mo. Ito po siya yung hulmaan. May medium size at saka large size. Kaya pag ano, nasa sa inyo po yung kung anong klaseng gagamitin nyo. Pero para sa akin, 2 pong size ang gagawin ko. Para po may sa mga bata at saka sa mga matatanda. Ayan. Na ito po nabibili po kung nabibili po itong hulmahan sa palengke. Kahit saan po mayroon pong available nito. Kaya ire-ready po lang natin. At saka ito pa po yung isang gagamitin natin is yung natural na dahon ng saging. Dahon ng saging. Ito po. Para po mas malinamnam siya. At saka natural na natural talaga yung lasa nung gagawin nating puto. Ito po, dahon po siya ng saging. Kumuha na po kami para bukas po, ready na po yung gagamitin namin. Ayan po, dahon ng saging. Para po mas malasa. Ito po is gagamitin po rito para po isasapin siya para hindi dumikit yung puto natin dito. Kasi pag dumikit po dito, ano po, mahirap po siya tanggalin sa lagayan. Kaya kailangan po may sapin siyang ano. Pinili po namin is dahon ng saging kasi marami po dito sa tabi-tabi namin. Pwede po kaming makihingi. Hindi naman po namin halaman. Nanghihingi lang po kami sa mga kapitbahay namin or yung mga bata, inuutusan namin na nakikisuyo kami na bilahan kami or kuhaan kami ng dahon ng saging. Kaya ito, bumili po ako ng 2 niyog. Ito po ay 2 niyog. Nabili po ito sa Tani Papa. Pero kung may mga halaman na mampu kayong niyog, hindi na kailangan bumili. Ito po. 2 piraso. Gagamit po tayo ng mainit na tubig para po lumabas yung pinakagata niya, yung katas nung gata. Para po mabilis siyang lumabas yung pinakagata. Konti lang po, sasakto lang po natin. Sasakto lang po natin. Hindi natin po pwedeng hawakan kasi mainit. Baka po mapasok. Talagang mapapasok po tayo pag hinawakan natin siya.
kasi mainit na mainit yung tubig. Konti lang po. Basta lumabas lang po yung pinakakatas niya. At di natin pwede siyang pigain kasi sa sobrang init niya. Nasa sa inyo naman po yung kung gusto niyo maligam-gam lang. Pa, kung nagmamadali kayo. Kung hindi naman po nagmamadali, mas maigi yung mainit na yung bagong kulo. Para po mabilis siyang lumabas yung pinakagata. Itatabi lang po natin siya sa isang tabi. Tapos po, ito po ay pandan. Pandan. Gagamitin po, natural po siya na kulay nung gagawin nating putong bigas. Nasa sa inyo po yan kung gagamit po kayo ng coloring food. Pero gusto ko po yung natural na color. Gugupitin po natin siya. Para po, i-blender po natin siya para po lumabas yung pinakakulay niya. Ganyan. Lalagay lang po natin. Tapos, maglalagay po tayo ng konting tubig. Para po ma-blend siya. Para po lumabas yung pinakakatas. Tapos na po siya i-blend. Tapos ano po siya, sasalain po natin siya sa strainer para po makuha yung pinakakatas lang. Pinakakatas lang. Ayan. Okay. Pinakakatas po ng pandan. Ito po ay pandan para po natural na kulay. Ayan. Ayan na po siya. Yung color, kulay green na coloring. Ayan, tatabihin po muna natin siya. Pipigaan po natin ang niyog para makuha po ang kanyang pinakakatas. Ito na po, hindi na po siya mainit. Isang po, may naggagata na dalawang kamay po yung ginagamit para lumabas yung pinaka katas nung gata ng niyog. Pero ako po, ayoko po ng ano, nasa sa inyo naman po yon. Pero ako po, gusto ko isang kamay lang. Mas komportable po ako pag isang kamay lang. Hindi po ako sanay maggata ng niyog ng dalawang kamay. Kaya po, sasalain na natin siya para po umiwala yung pinaka lagay po tayo ng kakanggata. Mga siguro kalahating bowl po sa ginawa natin kanina. Para po yung ating putong bigas ay malinamnam. Hindi naman po natin siya palalatikin. At least makuha yung pinaka-timpla niya na medyo ano po. Medyo magmamantika-mantika. Hindi as in mantika. Habang inaantay po natin siyang kumulo ng kumulo, ang gagawin po natin, iiwanan na po natin siya. Pero babantayan din po natin. Nasa tabi lang naman natin. At ang gagawin natin next is gigilingin po natin yung bigas. Yung binabad po natin magdamag. Ano po? Para po magiging powder yung bigas. Kasi hindi po natin siya pwedeng magiging mantika siya. Ito po yung bigas.
kahapon pa, magdamag siyang nakababad. Puhugasan po natin siya. At ibubuhos natin yung pinakatubig niya. Yung magdamag na tubig niya. Baka po, hindi naman siya napapanis, pero iwas po tayo sa amoy. Puhugasan natin siya ulit. Puhugasan natin siya ulit. Ide-drain po natin yung pinakatubig niya. Ayan na siya. Ayan. Di na po ako gumamit ng strainer. Yung kamay ko na lang. Para po mas, ano, mabilis. Ayaw ko na po magkalkal sa lagayan. Or maghanap. Tapos po, maglalagay na po tayo sa blender. Lagay po natin sa blender. Ayan. Tatansahin po natin na kaya ng blender natin. Ayan. Okay. Tapos, yung kakanggata. Para po mas malinam na. Half, mga half lang po. Tapos, natin siyang i-check kung nagiling po ba siya or hindi. Kaya titingnan natin siya sa pinakaloob. Kung nakakayanan ba nung ano. Ano pa po? Tingnan nyo. Medyo bigas-bigas pa po siya. Ayan ah. Kaya hindi pa po siya pwedeng tigilan. Kaya kailangan paikutin pa po yung blender. Hindi po kagaya sa palengke or sa talipapa na may gilingan talaga ng bigas. Mabilis siyang ma-blend. Ito, manu-manu lang po yung pambahay. Yung juicer ang ginagamit namin na blender. Kaya kailangan po natin siya laging i-check. Kung pino na po siya. Yan, hindi pa po siya pino. White sugar po, kalahating kilo. Ang measurement niya po. Nasa sa inyo po yan. Kung gusto nyo, saka nyo ihalo pag ano na. Pero mas maganda po yung isasabay na po natin para po mapino yung asukal. Gata. Huwag po natin siyang antayin na maglatik siya ng itim kasi papangit po yung puto natin. Makikita po yung itim. Ayan. Still white din po yung pinaka ano niya. Anong tawag doon? Latik. Puti po. Kalimutan ko na. Latik. Huwag po natin masyadong palatikin na kulay brown or dark brown kasi po makikita sa ating puto. Kaya kailangan po white po siya. Kaya pwede na po siyang hanguin. Ito na po siya yung na-blend na bigas. Isasalin po natin siya sa isang malaking bowl. Ayan. Kaninang gata na medyo naglalatik-latik. Pero hindi pa po as in latik. Kulay puti pa lang po. Ihahalo natin siya para mag-creamy yung ating putong bigas. Yan po siya. Tsaka malasa po siya. Nasa sa inyo naman po yan kung ayaw nyo po magpalatik ng yogurt. Pero maganda po yan kasi nagmamanti-mantika. Ayan po siya. Ayan. Creamy. May creamy siya na ayan, no? Ayan na po siya. Ayan.
Pagkatapos po, maglagay na po tayo ng baking powder. Ayan po, calomit po ang ginagamit namin. Baking powder po. Calomit. May nabibili naman po sa palengke na hindi calomit, pero mas hindi po naman po sa nire-recommend ako yung calomit. Pero ano po siya, tested na po namin siya sa pag-bake. Gamitin po natin isang buong ano po, calomit. Ano po siya, sa 1 kilogram po na rice, is gagamitin po namin is 50 grams na baking powder. Tapos po, yung asukal niya kanina is 1/2 po, kilo. White sugar. Ayan na po siya. Tapos, halo-haloin po natin siya. Mamix yung ating baking powder na hindi po siya magbubuo. Ayan. Ayan. Para po hindi magbubuo yung baking powder natin. Para mamix po siya ng maigi. Dapat po ang pag-mix po is one way lang po. Hindi po yung papunta doon, pabalik. Ganun. Para po hindi magbubuo yung ating baking powder. Okay, na po siya. Ngayon, tatlo, hahatiin po natin siya sa tatlo. Tatlo po. Para po yung color. Color po ng... Maglalagay po tayo ng pandan flavor na yung natural. Tsaka ibang kulay po. Pero food coloring na po yung ibang kulay. Hahatiin po natin siya ng tatlo. Okay. Tapos po, yung isa. Ito po yung pangatlo. Tapos po, ito po yung kanina na binlend ko na natural po na pandan na dahon po. Pinitas ko, kinuha ko lang po ito sa likod ng aming bahay. Mayroon po kaming tanim sa gilid ng bahay. Natural po ito na ano, pandan na dahon. Ayan po siya. Natural po yan na color green sa likod po ng aming bahay. Meron po kaming ano, isang punong ano, pandan. Ayan na po siya, green. Light lang po siya. Okay na po siya. Tapos po, ito po is nabili lang po namin sa Talipapa. Ito, kulay yellow po ito. Ano na po siya? Food coloring na po siya kasi wala po kaming ibang kulay. Ay halaman na yellow. Kasi po, yung kalabasa namin, dapat yun po ang ilalagay ko. Kasi hindi pa siya malaki. Ayan na po siya, yellow. Timig lang po niyo kung magdidilaw siya. Ito po. Ito po. Ito po is purple color. Ayan po siya. Kasi gusto ng mga bata, yung colorful po. Ayaw po nila ng plain lang. Ayan po siya. Isintasay po muna natin siya. Para po ihanda natin yung ating... Ito po yung dahon ng saging. Itutupi lang po ng ganyan. Tapos, ganyan. Dalawa. Tapos po, isa po ganyan. And then, gugupitin po lang natin sa gisa. Ayan na po siya. Ayan na po siya. Kung gusto po nyo ng mas maliit, uulitin lang po siya. Ayan yan. Kasi malaki siya. Ayan. Gugupitin po natin. Ayan na po yung finished product na. Ayan. Pero kanina po, pinagkukupit ko na po para mabilis siyang matapos. Meron na po. Ayan. Okay na po siya. Tapos po, ito po yung sukatan natin. Ang unahin ko po is maliit lang. Maliit yung na po. Ayan. Po. Ayan po siya. So, ilalagay lang po natin siya dyan. Ayan, sumakto.
steamer. Make sure po na mainit na mainit siya. Ayan na po. Pero yan kasi po, medium heat lang po. Lalakasan po natin siya. Ang technique po dyan para po tumutok or pumukal po po natin. Maganda siya tingnan. Lalakasan po natin yung po yun. Hindi naman sobra-sobra. Kunting ingat po kasi mainit po. Mainit siya. Ayan. Ayan. Pwede po siyang kasya po dito yung apat. Apat po. Kunting ingat kasi mainit po. Ayun, naramdaman ko na yung init niya. Okay. Tapos tatakpan po natin siya. After po ng 10 to 15 minutes, luto na po siya. Wait po natin siya. Ito na po yung kinalabasan ng ayang po gito kong pamangkin na si Faisal. Kaya masasabihin niya kung masarap ang aking luto. Amoy pa lang, masarap na. Ito po ang mainit na kape, kasama ng putong. Please subscribe to my tita's channel, like and press the bell. Thank you for watching!